Balik nga tayo. Tama ulit si John Lloyd. Punta tayo sa Petro Bridge sa may Angolo. Nag-aante na si Stickling, so nalita ko na ante. So, parang makakipi. Tumanya ko. A few moments later. Oh! Overlooking kami. Diyan, Lloyd. Tamang papawis lang. Pawis. Mamataba na eh. Hindi na nakaka-exercise din ako. Gago! Sa overlooking sa may East Ridge, ano. Tapos may abandoned na bahay dito. Tapos may purple na bahay doon. Lulo, at may yellow na bahay dito. So, taas dyan. Saan po yung mga menu? Oh, ayan mga kapepe, dito nga kami ngayon sa Tarica Coffee Staycation. Kung saan pwede ka rin umorder ng kape bukod nga sa taas na kapiyan sa may Coffee Rush, may Dogo, Escalera Cafe. So meron din dito na medyo tago sa East Ridge na kapiyan. So masabay namin dito yung mga nag-i-staycation. So pwede rin mag-walk-in pag gusto lang magkape, kumain. So may mga cold coffee sila dito at hot coffee na pwedeng pagpilian. So order muna kami at sightseeing. Tara mga kapepe. Yan na introduce nga sa amin na sa bukod sa baba meron din pwedeng place sa taas na kapihan din na pwede mong silipin. Ayan. Diyan may overlooking lang na okay. Ano kami gali? May nature ng taas nila. Ayan, maganda yung ceiling. May design ng decor dito. Ito may apat na tables. Ito yung harapan ko yung sa ang pag-i-cost. So, ito na ako sa may thank you.
staycation dyan pag gusto. Baba na ulit kami, guys. Sinikin lang namin yung picture sa taas. Yung itsura sa taas, medyo simple lang. Mas prepared ko dito sa baba kasi maganda yung view ng pool. Yung city, mga buildings na makikita, mas okay sa taas. Medyo malayo eh. So, after namin umorder, may picture-picture na ulit kami dyan, Louie. Tingin-tingin kung saan pwedeng mag-picture. May spot na maganda yung logo ng Tarika. May spot na mas okay yung design nila kasi Halloween team sila today. May kita nyo nga sa picture, may mga gamba, may mga ghost na kung ano anumang pwedeng i-decor tuwing Halloween. So ito nga yung pinaka lugar, ayan, may kita nyo mga decor, kung saan pwede umorder, ayun, sa kaliwa namin yun. Tapos, yung swimming pool na pwede nilang gamitin. So, ito yung kape nila, in order namin. So, tsaka, overload na nachos. So, rating ko sa pagkain nila, 11 out of 10. So, kahit hindi ako coffee lover, nagustuhan ko yung sweetness ng kanilang kape. So, ayan, after namin sa Tarika, diretso tayo sa Petro Grips. Tara, mga kapepe! Okay! Tayo sa Petroglyphs, dito yan. Yan. Shoutout sa mga taga-Igil dyan. Shoutout sa mga taga-Igil lang gusto magpa-shoutout. Sa lahat ng mga subscriber natin. Kay Boss Larry. Kay Boss Larry, kapagmahal. Ay, dito rin pala dalawa yung shooting range sa kabilaan. So, ito pala yun. Ayan yung Petroglyphs. May daan din dito, ayan. Gusto ko lang ipakita kanina yung ano signage kaya doon kami dumaan. So ayan, may mga nagbisita na rin. Mga motor, mga kotse. Ayan. So ito, reminders. Ha? Sure na? Ito na. Ito mga reminders. Number one, vehicle no entry, no littering, don't unharm animals, no picking of plants, no vandalism. Entrance fee, mamaya doon tayo. So, picture tayo ulit dito. Kahit napunta na naman tayo dito, picture ulit. Ayan. Ayan. Picture. Mga yung entrance ng Petroglyphs. Ayan. So, pasok kami maya-maya. Nangilan namin kung magkano na entrance fee. Parang dati, mga 50 student, 30 at. Tingin natin kung nagmahal na. So, pasok tayo maya-maya. Tara. Bawat. Lugi yung. Tasa yung patience mo. Baka sakaling ano. Ang tayo kung magkano ang entrance fee. Go! Abang wala pang ulan. So, ayun nga. Morning po. Magkano sir entrance fee? Wala. Po? Wala. Ay, wala po. Lilista lang po. Okay. Wala daw. Dati lang ata yung meron. Pasok na kami sa tunnel. Ayan, madilim. So, pag pumasok ka nga sa tunnel,
Observe mo yung mga may spot dito, mga butas-butas. Ano yan? Ito, ayan. So, ayan yung panel. So, ayan yung dulo ng panel. Si John Lloyd yung nasa likod, nag-video din sa ilaw para nakita. So, ayan yung dulo. Madilim siya ngayon, so kailangan nyo lang mag-ilaw kung gusto makakita ng liwanag kahit papano. Kanina sa harap, nag-picture-picture kami. Ang ano lang, wala namang fee pagpasok. Tabi-tabi po, ano lang, kumbaga, libre na lang ang nangyari. Ito yung tunnel, medyo madilim na di nakita eh. Ayan yung side ng tunnel. Lapit na kami sa may bukana. Ayan. So, ayan yung pinakapasokan. Kita niyo yun, doon. So, yung mga pagpasok pa lang. So, tahimik dito kasi kweba nga. Cave type. So, mga ilang meters din yung lalakarin kung papasok dito. Pag binaybay mo hanggang dulo, andun yung pinaka petroglyph sa sinasabi na angono binangonan. Kung saan, dun yung mga ukit na lumang letterings na mga sinasabing katutubo. So, National Heritage nga tong lugar na to. Ibig sabihin, inaalagaan ng national culture, the arts natin para ma-preserve yung mga sulat. So, dati may mga vandals. Papansin nyo nga dito. Ayan, may mga sinusulat yung mga dumadaan which is mali. Pero, kway pa lang naman to na daanan. So, vandalism yan. So, may mga nakasulat ay cart, blah, 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 da, blah, blah, blah. Tapos may mga markings sa names. Dapat iwasan natin lalo sa mga heritage na lugar. Kasi siyempre, masisira nito yung integrity ng lugar. So, kaya nang mag-bike ulit palabas. Nirenovate siguro to mga 2 years, di ba, nagka-pandemic. Na-open lang siya last September, last week. O kung hindi ako nagkakamali. Second week or third week ng September, in-open lang siya. After how many, 2 years na nakasara para sa public. Kasi nga, di ba, pandemic. So, iniiwas nilang ipuntahan ng mga tao. Kaya, ayun nangyari. Naging close siya sa visitors. So, after ilang minutes yung paglalakad doon galing sa tunnel, meron ditong welcome, marks nasa kanan. Meron din diyang parang waiting shed. Dati meron doon mga meron doon mga parkingan pa rin ng bike. Kasi may upuan yan dyan dati, parang 20, ano ba ako na dito? Parang 2019, 2018, yung huli kong punta nga. Yan, kita nyo. Ito yung isang na-renovate nila during pandemic times. May wash area nga para sa mga visitors. Ayan, wash area yan. Tapos itong waiting area. O, yan. Tapos may bike parking na rin na maayos. Hindi ko sure eh. Doon sa taas yung pinaka sinasabing nakaukit na mga unang writings ng ating mga katutubo doon sa taas. Papakita ko rin yan. So, ngayon siguro meron ngayon may nagbabantay ng guard. Dati wala nun eh. Nung pupunta lang dun, may pumapasok nga dun dati. Dun sa mga sulat. Ito yung bike rack na parking lang. So, dito tayo sa kabila. Ayan. Bike friendly naman yung lugar na to. Maraming parkingan. Ayan. So, dito kayo nag-park mamaya ulit. Bye-bye. Ay, ano po sir, hindi po kayo pwedeng mag-vlog. Ay, hindi, video lang, bawal yung salita. Video lang, tayo sir. Ah, yan. Yes po. Oh, bawal na yung voice. Naka-dub na lang po kami. Ay, sir, okay na po. Hindi natin sa kasama. Hindi, kabo ko. Kailan po ulit yung nabukas, te? September 10 po. Nag-open na ng 10? Sa public? Oo. After ilang years, te? Tapos ano? One.
dito? Oo, may tuna. Kasi nung nag-COVID, sir, nagsara kami. Tapos close open. Close open? Para ka na ba? Close open? Oo. Sarado bukas kami. Pumunta nga ako, parang sinarado. January, open din kami hanggang March na. So, nagkikipit ulit? Nagsara ulit. Okay. Kasi ito ginawa yung patio. Nag-renovate. Kasi nung huli kong punta, 2019 at 18. Lang yan eh, parang mga bamboo lang, paanan. Ngayon wala na. Yan na. Na umaga po, parang sige ito po. Na lang po. Thank you. Sige, sa pasok na po. Ano bang page ko? Page mo. Baka wala mag-vlog na maingay. So, video lang kami nag-last. So, ito yung comfort room. So, ito nga yung CR nila. So, kasi bawal mag-vlog or mag-ingay sabi ng receptionist o nung sa entrance. So, bi-video ko na lang paakyat. So, maraming nabago dito sa pinaka lugar na to sa Petroglyphs. Bukod sa maganda na yung daanan, na renovate din nila yung pinaka mga halaman na pwedeng attraction din tuwing aakyat. Ma-appreciate mo yung lugar kahit papano. Dati kasi parang pag nakita mo lang yung mga ukit, okay na. So ngayon, ito meron ng signage na maayos na pangangalaga nga siya ng National Museum. Tapos yung hagdan, medyo naayos din yung daanan. So, ayun nga. Ayan yung pinaka petroglyphs na pwede nyong makita. Na pwede rin ma-appreciate lalo na may hilig sa mga tourist spot na kung saan pwedeng balik-balikan ang mga alaala ng ating mga ninuno na katutubo. So, ayan yung pinaka harap niya pag nasa taas ka. Ayan yung hagdanan. Ayan yung pinaka lobby na pwede mong mag-picture. So, ito nga. Picture lang ako dito kasi nga bawal magsalita. Habang naka-record, nagka-capture tayo ng image ng lugar. Ayan. May mga signage din dito na mga bawal natin gawin, mga paalaala. So, bawal nga umupo sa railings. So, sunod dito ay bawal ang pagkain at inumin. At sa higit sa lahat, bawal ang manigarilyo. So, hindi ko na ma-zoom pero yung mga ukit nandun sa pinaka-pader. So, ito yung taas ng pinaka-petroglyphs. Yan. Ayan, pababaan na kami after nito. Para nga, dun na mag-pinaka-vlog sa ating pagtatapos ng video for today. So, babaan na kami dun. Sagda na kami magre-record. Para nga mas okay na nagre-record tayo habang nagka-capture ng pinaka-lugar. So, tara mga kapepe, sa baba tayo. At may exit. Ganda no? Kaya doon tayo sa entrance. Si Manong Kaj nandun nga rin. So, kailangan lang natin bumaba. Bawal mag-video na record kanina. So, bumaba siguro. Wala na magkasaway na. Ano lang yun. Sa pag gustong mag-try mag-vlog din dito. Bawal magsalita. Voice over lang. So, bumaba na rin kasi kami. Hindi na rin masyadong papansin ni Kuyang. Tsaka ni ating sa registration. So, pag marami kayo, pwede lang mag-registered as a one person lang. So, wala nga bayad, kagaya kanina. Papasok ka lang, temperature scan, tsaka, ayun lang, temperature scan, diretso na ako. Sa vlog na to, sana makatulong sa lahat, kagaya ng mga nanonood. So, sa mga pwede rin mag-subscribe din, tuloy-tuloy lang pag-suporta sa atin. Shoutout sa lahat, sa mga taga-Eagle, sa bago nating work, tsaka sa mga individual subscriber, na kapwa natin mga bisiklista. Salamat, ingat. 1965. 65. Tapos, napansin ni Botong Francisco yung mga video na to. Sige, thank you. Thank you, ingat po kayo. Ay, yung dati pa yan, ganyan na talaga yan. Yung kuweba na yan, may space na ganyan. Opo, okay. May images na talaga. Pero yung image na yan, hindi talaga pwedeng, kanyari, tayo as a natural culture na nangangalaga, hindi pwedeng i-emboss. Ah, hindi. Kasi so, hindi namin pinapakialaman. Actually, pero kung mayroon mga conserve
conservator dyan na ah, okay. Expert. Nyo, oh, expert sila lang talaga. Opo, kasi mga, ang alam ko sa heritage site na conservation, may mga soft brush lang silang minagamit, yes. Mga ganun po. Parang sa mga nag-ano rin, okay. Yung nagkuha ng mga sa relic. Sa laboratory, ayan. Mga ganun. Ganun kasi ginagamit nila yan. Soft lang. Tapos kung may chemicals man silang gagamitin, yung pampatagal, mga ganun po. At saka hindi nakakasira. Ganun. Okay, mas okay rin pa. Oo. Pero kami, sa na-experience namin, since na-reassign kami dito ni ate, ang nililinis lang namin yung floor. Okay. Wala kaming ginagalaw sa wall. Dati, okay. Di ba, parang walang kuryente. May kuryente na ba? Ito solar lang po. Pero ngayon, parang may po, nakita doon na ano eh. Kasama yung... po sa project na ginawa, kasi di ba nag-close po ito ng yes. March hanggang August. Yung project po na nakaabang po yung... Oo nga, may nakita nga ako doon na tapos ano. Tapos nasa final stage na kami ng application, so ikakabit na lang yung ano. Pala ko kasi naka... Interface. Naka ano na tawag doon? Bayad na po siya, so... Maybe mga susunod na buwan meron na ito. Ah, okay. As good, good pala. May Miral ko na. Tsaka, bukod kunyari, internet. Minowork out din namin. Ah, yung internet. Kasi kasama siya sa... Kasi dead spot nga ito. Wala talagang makukuha ang signal sa kahit saan. Oo. Kasi kunyari, open yung mga public. Iniiwasan yung maglagay ng mga food stall dito kasi nga. Pero heritage. Ipopropose pa ng ano kasi pinuha ko ako committee ng God ng co-op. So sabi ko, sinuggest ko lang na sana magkaroon kami ng canteen. Kahit water lang na mga water, tas hindi lang pwede angat talaga. Yun lang ang policy para nga iwas kalat. Yun yung maganda eh. So, isang improvement nga yun dito sa ano. Kasi nga dati nga, pumunta kami. Parang wala lang, papasok ka lang. Yun na yun, malalabas ka lang. Iba kasi namamahala. Ayun, so ngayon, dahil sa reorg nga. Lahat ng posible kong i-improve dito, yan, pinapa-improve ko yun. Rate ko dito sa lugar na to, 5 star. Oh, ano yan, yeah. Rating yan, 10 out of 10, kumbaga. 10 out of 10, is 5 star. 5 star. Lama, sa ano, sir. Ay, wala ba akong sagot? Ay, wala. Kakadaldal ko. Sige, eh. Oo nga, at least natututo ka sa yes. Kadaldalan. Thank you. Ayun nga, ang explanation ng OIC ngayon ng Angono Petroglyphs. So, kung may katanungan pa kayo, maaari kayo magtanong sa kanya about sa trivia na pwedeng matutunan sa pagpunta dito. So mga katete, sana natuto kayo sa ating bike vlog for today. Yun, dito na natapos ang ating vlog natin mga kapepe. Salamat sa pagsuporta. Susunod vlog ulit. Salamat, ingat. God bless atin lahat.